Eu tô na chá. Back to NinFaves! Ngayon po, naisipan ko po magluto. Mayroon kasi nabigay sa akin ng tiger shrimp before New Year. Kaya lang po, hindi ko na siya niluto dahil nag-order na ako ng lobster noon. So, inspire ako na magluto niyan at kumain ng ganun. Nung nakita ko yung vlog ng Kaanak Vlogs ni Tita Fe, lalagay ko po sa description yung link nila para kung gusto niyo yung supportahan din siya, panoorin yung vlog nila. Yun, dahil nga nakita ko yun, gusto ko na rin lutuin yung tiger shrimp ko. Tapos parang naano ko na kumain. Yung sa akin naman is gusto ko siyang igata. Hindi ko alam kung paano ba siya lutuin na masarap. So, yun po, samahan niyo kung paano magluto ng tiger shrimp. Yan yung tiger shrimp. Para magkaroon kayo ng idea kung gano'n siya kalaki, ayun. Nilagyan ko ng fork sa tabi niya. Tapos ito, itong tatlong to, ang presyo niya is $36. So, sa pera natin sa Pilipinas, 1,350, parang ganun. Yun, 3 pieces na yun. So, yan. Gora na. So, yun na ilalagay ko. Bawang, sibuyas, kalabasa, tapos, dalawang klase ng, ano, sili. Yung green, hindi ko naman pangalan yan. And then, yan yung siling labuyo. At saka ito, dahon ng sili. Frozen to, pero tinoko na siya. Yan. Kasi wala namang fresh na dahon ng CD dito. Never pa ako nakakita. Yan. So, painitin na tayo ng mantika. Konting-konti lang kasi gagata natin to eh. Mainit na yung mantika. So, lalagay ko na yung bawang. Tapos, sunod ko na rin yung sibuyas. Agad-agad. Tapos, bad news. Wala pala akong luya. Baka yung lasa nito. Pero, ayaw mo na. Gagat ako naman eh. Kalimutan ko pala yung naubusan ako ng luya. Ayaw ko na lumabas. So yan, isa lang natin to. Then, pag okay na yung bawang tsaka yung sibuyas, luya dapat, kasi wala akong luya. Yun, patis na. Lagyan mo ng patis. And then, salt and pepper. Nilalagay ko na yun agad bago ko ilagay yung gata. Hindi ko alam kung ba't ko ginagawa yun. Ang hirap kasi wala akong stand ng camera ko. And then ito, ilagay mo na yung gata. Tapos lalagyan ko siya ng konting tubig. And then, tatakpan na natin siya ngayon. Tayin mo na natin siya kumulo. Ayan, kumukulo na siya. Lagay na natin yung ang hirap ng walang stand. Yan. Kamayin ko na lang siya. Minsan kamay ko. Oops. Yan. Kalabasa muna. Yan. So, and then yung prawn. Tiger prawn. Kanina ko pa sinasabi tiger shrimp. Yan. So yung kumukulo na siya. Nilagay ko na yung ano, sili. Para may anghang siya. Parang kailangan ko yata ng more than 7 minutes dito kasi malaki siya. Kaya 7 minutes kasi favorite number ko yan. 7. Joke. Ayoko lang siya ma-overcook. Yan. Pakuluan pa ng pakuluan. Pero hindi ko alam. Hindi ko matan siya kasi ang laki. Wala pa namang 7 minutes. So, takpan ulit natin siya. Okay, lalagay na rin natin yung... Nagdadalawang isip ako kung lalagay ko pa talaga itong sili kasi... Ano ko, lagay na lang natin. Dapat spinach. Kaso lang, wala. Tcharan! Ayun! Sorry talaga sa sili na yun, na-overcook na siya. Dapat di ko na nilagay. Pero yun, luto na siya. Ayan ang finished product. Ayan ang kinahinat na. So, may alam ko yung luto ng tiger prawn. Yan, paki-comment niyo po sa comment section po. Okay, kakain na tayo. Hugas na ako ng kamay kasi siyempre magkakamay tayo. Ang kukunin ko is yung pinaka
malaki. Siyempre, yan ang kakainin natin, yung malaki. Sayang lang, yung anak ko, hindi siya makakain na ito. Yan eh. O, diba? Tingnan mo yung kamay ko. Ayan. Ayan yung kamay ko, tapos ganyan siya kalaki. Oops. Ayan. Ubus natin to. Yummy! Oops. Ooh. Ay, sakto pagkakaluto natin, hindi siya na-overcook. Inet. Sarap yung aligi dito eh. Kunin mo na natin yung aligi niya. Yan. Kain po. Oh my God. Wow, ang sarap! Hindi ko siya na-overcook. Sakto lang talaga ang pagkakaluto. Napaka-juicy. Yung konting laman lang na nakain ko, natikman ko na siya. Sorry ah. Ito na pa yung pagsip-sip ko eh. Aray ko, mainit. Mainit siya. Siyempre pag kumain tayo ng hipon. So, parang nagmukbang ako ngayong araw na to. Mukbang to. Ang laki niya talaga. Tsaka ang sarap. Thank you sa nagbigay sa akin. Thank you sa nagbigay. Tapos yun na, eto na. Titikman na natin yung laman niya. Ang laki talaga niya. Hindi na kailangan ng sasawan kasi ano, ginataan. Tsaka sobrang lasa. Ang timpla ko. Mainit talaga siya. Bawang luto eh. Make sure na walang maiwang laman. Make sure lahat ng laman makakain natin. At sayang siya. Eto na siya! Hindi nga kasi, tingnan mo yung bibig ko sa isusubo ko. Ayan. Oh my God, ang sarap. Taas na akong paa. Ang sarap po. Worth it siya sa presyo niya. Parang ayaw ko magkano. Gusto ko siyang namnamin. Ganun yung pag kumain. Dapat sinisip-sip mo pagka ganito pang ganito, lobster. Kasi sayang. Tsaka nandun yung lasa niya sa mga ang ganun kung magluto sakto. Juicy siya. Napaka-juicy. Mag-rest na rin tayo. Kumain na rin kayo habang pinapanood nyo ako. Kasi ako, pag nanonood ako, nagmumukbang, ginugutom ako eh. Ayan. Ayun, comment po kayo kung may iba pa kayong alam na luto nito.
Itong ano, giant prawn. Ito na naman ako sa giant prawn. Ayun o. Oops. Ang lamesa ko. Ayun siya. Ayun o. Ito niya. Woo! Sarap! Mayroon ako mag- Yan yung anak ko. Kahit ka man dito. Grabe naman yan! Sige oy. Na! Grabe naman yan! Sige na. Bidad nag-subscribe sa akin na classmate mo eh, para makita ka. Sino? Wait mo daw siya. Hi, classmate. Mahal ka dito. Ang sarap pa bulok. Ayun. I'm down to my last 3 bites. Sa kayo pupunta? Ayusin ko yung sa kayo. Abitan ko na sinasira. Kundi yung headlight na yung quarter light. I'm sorry, di na ako nagsalita. Nandiyan na ako. Parang plus na. Bibigyan ko na lang yung isa. Ha? Dolphin ang anak ko. So yun yung anak ko. So yung ganun pala kalalaki is hindi lang 7 minutes. 15 minutes ko siya niluto. Sakto siya. Juicy pa rin. Sobrang juicy niya. So yun, dun na po natapos. Thank you so much ulit sa panonood sa akin sa araw na to. Hanggang sa next vlog ko po. Bye. Thank you. Have a good night. We'll go through the wastelands.